Papunta sa palengke ang labanderang si Aling Liza noong Linggo para mamili ng tanghalian na iluluto niya sa mga apo. Bit-bit ang pitaka, tumawid siya sa tandang Sora. Pero paglagpas niya sa humintong kotse, nabangga naman siya ng umovertake na tricycle. Napatumbling si Aling Liza at humampas sa kalsada. Tinulungan naman siya ng mga tao sa paligid at huminto ang nakabanggang tricycle. Dinala siya sa ospital para mapatignan ang kondisyon. Kanina bumalik muli si Aling Liza para sa CT scan. Pakiramdam ko noon, parang umangat ka ako yung kaluluwa ko. Ang saglit lang mawawala ako sa buhay ng mga anak ko, apo ko, ganon. Bukod sa bukol sa ulo, nagtamu rin siya ng mga pasa at sugat sa katawan. Hirap pa rin siyang makapaglakad at hindi pa makatanggap ng labada. Ayon sa barangay Pasong Tamo, nakipag-areglo ang matanda sa nakabangga. Babayaran daw ng tricycle driver ang lahat ng gastusin sa ospital. Pero nagpaalala sila sa mga asosasyon ng tricycle driver at operator. Nasa 700 ang miyembro nito. Yung involved naman na tricycle dito ay isang lehitimo. Sa lahat ng drivers, konting ingat lang ho. Gayon din, sa ilalim daw sa training ang mga tricycle driver sa kanilang barangay para hindi na maulit ang insidente. Quarterly naman, nagmi-meeting kami. At lagi ko silang naman pinaalalaanan. Nagpaalala rin sila sa mga pedestrian na tumawid sa tamang tawiran para iwas disgrasya. Sa kabila ng nangyari, nagpapasalamat pa rin si Aling Liza na makakauwi na siya para makapiling at maipagluto muli ang mga mahal niyang apo. Kevin Manalo, ABS-CBN News.